game na. Oh, ito, nilalayo ko si Haji kahit pa paano. Si KG oh, yun na sa makina. Pero hindi, sinigurado ni Toshi. Sabi ni Toshi, game na, pero doon sa may uy, taas! Did may nagtatapos! May nagtatapos! Oh, no! Oh, no! Yun pala yung plano! Kaya pala naglalakad si James! The heist! Sabi ni James, week! Look at me now! Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang malupitang segue na ginawa ng NXP sa Omega Esports. NXP, hindi na nga ba alanganin dahil sa panalo? EXE at LPE ang nanganganib? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Kahapon nga kapatid ay nangyari na nga ang muli na namang laban ng crowd favorite sa MPL at ito nga ay ang NXP Solid na kung saan nakatapat nga nila ang isa sa powerhouse team sa MPL na Omega Esports. Medyo crucial nga ang mga natitirang laban ng Nextplay Esports dahil tatlo nga sila ng LPE at Execration na maaring matanggal na sa susunod na season. Kaya naman, ang tatlo nga na ito ay dapat talaga galingan sa mga magiging laban pa nila sa MPL kapatid. Kaya kanina nga ay ginalingan na ng Nextplay Esports sa kanilang laban kontra sa Omega Esports. Kapansin-pansin nga na apat lamang ang nakita natin sa camera ng Nextplay Esports na siyang dahilan kung bakit lalong kinakabahan ang mga fans na baka masira ang communication ng Nextplay at mauwi nga ang laban nila sa pagkatalo. Ngunit hindi nga ito naging hadlang sa NXP dahil grabe nga ang ipinakita nila sa game 1 ng laban. As in, lahat sa mga ito ay gumawa ng play. Si Yawi na nagpamalas ng lupet sa paggamit ng akay dahil alam mong si Yawi lang ang pinakamalupet mag-akay ngayong season ng MPL. Andito rin yung play ni James sa magandang pasok nito matapos ang set ni Yawi. At syempre, si Rene J na simula nung nag-break sila ni Samantha, bigla na namang lumakas. Siguro naman, napansin nyo rin ang laro ni Rene J ngayon kapatid. At ang Ruby Didi ng Pinas na sa Exort, grabe lumusaw ng mga kalaban. At magpapahuli ba ang core ng NXP? Siyempre, hindi. Grabe rin ang ipinakita rito ng H2O. Ito nga ang huling clash nila sa game 1 na kung saan makikita mo ang combination ng mga ito sa isa't isa. At dahil nga rito ay nanalo ang NXP sa game 1. Habang sa game 2 naman kapatid, medyo dikit nga ang laban. Ngunit makikita mo sa laro na hindi nga basta-bastang nagpapadaig ang NXP dahil na rin sa mga plays na nagagawa nila kagaya na lamang nito na kung saan bigla na lamang nilang nabaligtad ang bapor syempre sa pangunguna nga ni James at Exort. At doon na nga, nagtuloy-tuloy ang dikit na laban nila dahil nga napansin ng mga players ng NXP na ayaw nga maglayo-layo ng Omega Esports na isipan nga nila na mag-split push habang gusto nila kunin ang boss. Ngunit hindi na nga sila pinauwi nila Yawe, James at Exort. Dahilan kung bakit nagdere-derecho na nga ang segue ng Renituwo. At dahil nga doon kapatid,
Ang mass win ng NXP ay nakamit nila at medyo gumanda na nga ang kanilang standing na sa ngayon ay medyo mahirap pa rin masabi kung sure ball na ba sila sa playoffs dahil may apat pa na laban ng NXP at LPE habang ang Execration naman ay may lima pang laban. Kung susumahin natin kapatid, ang NXP ay may max points na 25 points habang ang LPE naman ay may max points na 20 points. Base sa standing ngayon yan ha, at ang Execration naman ay may max points na 26 points. Yan nga ang maaari nilang maging punto sa bawat sweep ng score nila. Ang tanong kapatid ay kung mauulit nga ba ang ganti ng mga api kagaya last season? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuloy, sa ngayon nga kapatid, ay medyo alanganin sa standing ng Group B ay ang Execration at LPE na kung saan dapat na talaga nila galingan sa mga kalaban nila dahil isa nga sa mga ito ang maaaring mawala na sa MPL ngunit hindi rin naman malabo sa NXP at maging sa Omega Esports ang posible ring malaglag. Sobrang dikit kasi ng mga score nila kapatid, depende nga yan sa mga mangyayari pa. Lalo na't may week 6 at week 7 pa tayo na abangan sa MPL Season 7. At sa mga fans ng NXP dyan, medyo nakahinga nga ang mga ito, ngunit hindi pa rin dapat magkampante dahil pwedeng-pwede pa rin talaga mag-iba ang rank sa Group B, depende sa magiging laban pa nila. Dahil alam kong hindi pa rin magpapadaig ang Execration, lalo na't magtatapat na naman sila sa May 7 ng NXP Solid. Ito nga ang pinaka-rivalry ng MPL. Maging ang LPE ay hindi rin mahirap talunin kapatid dahil kahapon nga nung nakatapat nila ang Blacklist International ay nahirapan nga ang mga ito sa kanila. Nagkamali lamang ang LPE kaya talaga nila manalo sa mga laban kaya ang prediction ko sa Group B ay sobrang napakahirap. Ngunit next week pwede na siguro nating masabi kung sino nga bang teams ang may playoff secured. Sa pagpapatuloy kapatid, masayang-masaya nga ang NXP sa kanilang panalo at ilan nga sa mga good vibes. At ilan nga sa mga good vibes sa kanila ay ang kanilang interview matapos ang laban. At dito nga, mapapanood natin ang mga malupitang moves na naman ni Boss Dog sa Chicks. Yawi, grabe, nag-gangster nyo yung kalaban nyo dun ah. Pero ikaw yung MVP nung ating Game 1, kaya balikan natin yon. Sabi ng mga social media fans, kulang daw kayo sa damage sa Game 1, but still you won the game. Now, gusto ko malaman, where did that confidence come from na kahit nakatayo pa yung T3 turret ng Omega, aggressive kayong pasukin yon? Ano po, kampante po kami kasi po ang dahil po namin item ha. Kahit po may... Ay, Maura! May safety pa po sila, ano po eh. Saba po namin kaya, kahit po may torrent, kaya pasok na po namin kasi ano naman namin po. Maubos namin. Saka may tiwala po kami sa... And hello din sa'yo, Doggy. Ngayon, Yawi, give us an inside scoop. Kasi, yung mga fans nyo sa social media, sabi daw, medyo quiet daw kayo ngayon. Tapos may nag-picture kanina na kulang daw kayo. What's happening right now? Nasaan si Rene J? Wala po si Rene J po na sa kanila po. May problem po. Kaya po dito sinapunta dito. Pero okay lang siya. Okay naman. Doggy problems! Doggy ko talaga. Okay, Yawi, oras na para batiin ang NXT fans. At ano ang mensahe mo sa lahat? Shout out sa buong next play at sa Sir Rob. Sa mga fans namin, sa mga pamilya namin, may work with the group haters. Saka sa mga kapamilya ng mga katimid ko sa mga fans. At salamat sa mga kayo magsakang support. Dahil ang tatawa, ba't kami tempe sa social media? Mababait na kami, guys. Yan, at sa akin sa girlfriend ko ay Andrea. Saan na ako? Narap din sa bebe ko! Ano sa bebe ni H2? Congratulations! Grabe, Doggy, nakaka-distract ka talaga. At ngayon, meron tayo
Thank you so much. Congratulations sa NXP. You're now at the number 3 spot. MPL Philippines Season 7 is presented by Smart. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.